Hi guys, how are you? So hindi na product review ang ano ko ngayon about usapan diyan, pintuhan. So pangarap, 'yun ang gusto kong pag-usapan. Kasi 'di ba parang biglang tumigil yung mundo nitong pandemic. Hanggang ngayon wala pa rin. Para hindi pa rin umuusad ang ating buhay. 'Yun at 'yun, 'yun lagi. Ay, kaya mga bata ngayon tinatamad na mag-aral. Yung module nila, hindi na nila ginagawa. So, sabi naman nila matutuloy na ang face-to-face nitong August para may dahilan. Kasi, sabi nga ni Albert Einstein. Siya ba yun? Si Albert Einstein, yun na lang. Hindi ako sure sa pangalan. Wala, hindi. Pag sa history kasi, hindi ako masyado sa names and sa dates. Pero, naano ko sa pangyayari. So, yun. Sabi niya doon, mag-set ka daw ng yung goal para may dahilan kang mabuhay. Tama naman siya. Kung kunwari, kahit maliit na bagay, may gusto kang kunin. Kunwari, gusto ko yung ano ba yung bag na yun, yung sapatos na yun, kahit ganun lang na dahilan or maliit na dahilan. Basta isisit mo na goal mo yun, makukuha mo, di ba? Di ba? Pag-iipunan mo pa, pagtsatsagaan mo, lahat gagawin mo, di ba? Saan na ba tayo? Biglang tumigil. May pumasok kasi. So, yung tita namin dyan sa kabila. So, yun nga. Pangarap. Nagsimula nitong pandemic, parang wala ka ng pangarap. Parang ang bilis pa ng oras kahit nakatambay ka. Di ba dati-rati parang pag nagtatambay ka, ang tagal ng oras, ang tagal ng ganito pa. Ba't ang tagal? Ngayon, ba't ang bilis? Huwag ka naman bumilis. Parang promise, ang bilis niya kahit nakaistig ka lang at nakaupo lang dyan. The whole day. Isipin mo, huwag ka namang tumanda agad kasi yung pangarap nga iniisip mo, marami pa akong pangarap pero iniisip mo din meron pa bang pangarap. Pangarap, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kasi ngayon nga parang iniisip na ng mga kabataan na mag-asawa na lang ganito ganyan, wala. Marami naman tayong nababalitaan na konti na lang ang work, maraming nawawalan ng work, or maraming tambay, tapos hindi mo alam kung saan ka maghanap ng work, sa ibang bansa naman. Depende kung may a-applyan, kasi yung iba, di ba, nag-ano din sila, nagma-minus ng mga tauhan nila, kahit ibang bansa. Kahit ako nga dito, mas gusto ko ako na lang ang magbantay eh. Kahit minsan na hindi na siya nag-open kasi wala naman talagang kwan kasi bumibili din. Tapos pabugso-bugso lang ang tao. Sayang yung isasweldo mo sa tao na yung kung kunwari hindi siya marunong magbenta. Or kahit man na marunong siya pero wala nga ang tao. Walang bumibili, ano ipapasweldo mo sa kanya, di ba? Tapos magbabayad ka pa ng bills, magbabayad ka ng upa, magbabayad ka ng ganito, ganyan, pagkain, ganyan. Tapos nagmahal pa ang sweldo, ay nako, kay probinsya dito. Alam nyo bang, 300 to 350 ang sweldo dito, isang araw. Parang, inanyo niyan sa city, parang mas mataas pa ang sweldo doon. Iprobinsya to. Pero sa tingin ko, binis kasi nila sa yung medyo mahal ang bilihin dito, medyo mahal din ang upa. Tapos, baka binis nila sa income ng area. Kasi lahat dito, business area hanggang sa taas, baba hanggang sa taas. Kaya doon siguro nila binis. So, yun nga, mag-set aside na lang tayo ng goal natin para ano kahit maliit na bagay yan, panghikayat sa sarili na bumangon ng maaga,
gawin yung gawin mo sa araw-araw. Kasi, hay, aminin ko din naman. Minsan, inaano ako ng katamaran kasi bangon ako. Tapos, isipin mo na lang, meron ba talagang ano? Ito na lang lahat ba ang gagawin? Pare-pareho? Paulit-ulit? Na bumangon, magluto, kumain, maglinis, matulog, bumangon, kumain, maglinis, magbantay kung ano mga ano mo, pero walang goals. Yun lang, pare-parehos, pare-parehas, walang goal. So, na ano ko ngayon, na ano ka ngayong sayings na yun na sabi ni Mr. Einstein. Na totoo, pag mag-set ka ng ano goals mo, maano yung excitement ng katawan mo na gawin yung lahat yung ano, yung gawaan mo sa araw-araw. Yung ginagawa mo nga pero tinatamad ka. Yung lagi mong sinasabi na, bakit ko pa gagawin yan? Kasi ano, ganito, ganyan naman. Yung hindi mo na isipin na excited yung katawan mo na gumagalaw, di ba? Eh, di ba pag tinatamad ka kahit ginagawa mo yung bagay na yun, eh yung katawan mo na parang malupay-pay na hindi mo maintindihan na basta tinatamad talaga. So, yun nga, pangarap. Yan, magsisimula naman na sigurong anong malik yung dati. Dapat wala yung new normal, kundi normal na lang. Normal na siya. Walang new normal. Ano ba yung tawag natin doon? Basta itong mga... Pero, kailangan pa rin naman natin mag-ingat, diba? Kasi pandemic, meron pa yung sinasabi nilang monkeypox, oo. Eh, mas malala yun. At habang nag-iingat tayo sa ating health, yun, mag-set aside naman tayo. Pag tayo matigas yung ulo, ramihan na dahil doon sa ano, yung, ay, dayta nga dayta. Parang ganito na lang lagi. Tapos, tatamarin ka na, hindi mo na iniisip yung ano, yung health naman, isabay mo na lang. You remember your health and set aside a goal. Tapos, always pray din naman to God. And always say thank you kahit maliit na ano, no, na bagay na parang sa tingin mo is blessing sa'yo sa araw na yun. Or say thank you, sorry, and yun, thank you, sorry, forgive me, parang ganun, same naman ata yung forgive me and sorry. Sorry and thank you, yun, kay God. And, try to make your day bright, sabi nila. Dahil doon, maraming nagka-problema, pero yun, set aside a goal. Yun lang naman. Goal. And huwag masyadong isipin ang problema, mag-pray lang. And always say thank you, yun nga. Pero pag-asawa talaga, gusto mo wala tayong magagawa, panindigan mo. Gawin mo na lang lahat para maayos yung pamilya mo. Hindi lang naman pag-asawa ang dahilan ng isang tao para mabuhay. Kundi gawin natin yung gusto ng Panginoon na dapat gawin ng isang tao. Or pag sa physically, pag-aasawa or single ka pero gagawin mo yung buhay mo as functional. Ay, life functional pala, di ba? So, yun, paulit-ulit lang yung sasabi ko. Bye, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell notification. Comment if you want to share. And...
comment nyo yung palagay nyo sa pangarap na yan. Bye guys!